good day and welcome po sa panibagong episode ng Greenyard TV. And para sa vlog natin for today, ang ipi-feature naman po nating plants ay yung tinatawag na horsetail. So, ito po yung itsura niya. Ayan. So, isi-share ko po sa inyo kung ano yung mga natutunan ko when it comes sa pag-aalaga ng plant na to at kung paano natin siya pwedeng paramihin. So, wag po kayong mag-i-skip para wala po kayong ma-miss. And if meron po kayong ibang ways or ideas kung paano natin pwedeng alagaan ang plant na to, i-comment nyo lamang po para mabasa ko and mabasa rin makakapanood ng video na to. And before we start, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit our Facebook page, Greenyard PH. Posted po doon ang lahat ng for sale at available namin na halaman. So kung mapapansin nyo po, ang horsetail ay para siyang tall grass sa malayo. Pero when you look closer sa kanya and chinek nyo yung every stem niya, mapapansin nyo na similar naman siya sa bamboo. Para siyang ginawang smaller version ng mga bamboos. But however, ang mga horsetail po ay hindi related sa bamboo or grass family. So ang species niya ay matetrace pa simula nung Paleozoic era or about 350 million years ago na. And this is the only living species na lang na meron tayo and the rest is extinct na po doon sa family na kinabibilangan niya. And one more thing pa po when it comes sa mga horsetail ay sila po ay aggressive spreaders. So when we say aggressive spreaders, they tend to grow out of control. So let's say for example, ito yung pinakapuno niya. So hindi porke na andito yung karamihan ng mga puno niya is dito nasisibol yung panibagong stems na tutubo. Minsan lalayo talaga siya. So yun yung ibig sabihin ng aggressive spreaders. Hindi siya nag-i-stay, hindi siya lalago, hindi siya kakapal or hindi siya tutubo doon sa pinaka main plant niya. Kung hindi, pwede siyang tumubo sa kung saan man kahit malayo pa doon sa main plant niya. So punta naman po tayo doon sa light requirement na kailangan ng mga horsetail. Ang kailangan po ng mga horsetail ay since outdoor plant po siya, nagtatrive po talaga siya sa bright direct sunlight. So yun po yung kailangan niya kasi mas nagiging firm, matigas, tuwid yung mga horsetail kapag ka nasa direct sunlight siya. Compare mo doon sa mga nasa shaded area, nagiging mas malalambot at may mga tendency po na medyo mag-bend at mas madaling masira yung mga stems niya. When it comes naman sa water requirement, ang kailangan po talaga ng mga horsetail ay laging basa yung soil. Especially lalo na pagka naka-ano sila sa matinding sikat ng araw, kailangan po laging basa yung soil niya para maiwasan yung pagkatuyo ng tip ng mga stems niya. So yan, nagkakaroon po kasi na tendency na matuyo to, itong portion na to, kung halimbawang kulang or hindi enough yung water na nadidilig sa kanya. So make sure po, lalo na pagka tuloy-tuloy ang sikat ng araw, ay nadidilig nyo po siya. And ang mga horsetail nga po pala ay they can even thrive o kaya nyo nang mabuhay kahit pa nakababad sila sa tubig. Katulad na lamang po nitong mga horsetail namin na naandito, yung pinaglalagyan niya is timba talaga. So ibig sabihin, naiipon talaga yung tubig dun sa horsetail. Medyo may butas, binutasan lang namin siya yung timba pero dalawang holes lang kasi kahit nga mababad siya sa tubig, walang magiging problema sa kanya. Hindi siya basta-basta mamamatay o hindi siya mag-overwater. And since kaya niya po yung babad sa tubig or nakababad sa tubig, ginagamit po siya kadalasan sa mga water gardens. When it comes naman sa soil requirement ng mga horsetail, unlike ng ibang plants, hindi niya kailangan na well-drained potting soil palagi o yung gagamitin niya o yung inire-required talaga pagka ginamit niyo siya. So sila kahit medyo soggy soil, kahit hindi masyadong nakakababa agad yung water sa papunta doon sa drainage hole, okay lang sa kanya kasi nga katulad ng sinabi ko kanina, kaya nilang mabuhay kahit nakababad sila sa tubig. So walang magiging problema, hindi sila maselan when it comes sa mga ganong klase ng soil. When it comes naman po sa temperature ng mga horsetail, so since outdoor plant siya, hindi niya naman kailangan ng mga humidity or humid environment, basta as long as nakaano sila sa direct sunlight, wala namang magiging problema. As long as, lagi lang po talaga ulitin ko, lagi lang po talagang wet yung soil niya para po maiwasan yung pagkasira o pagkaroon ng mga damages doon sa tip ng mga horsetail natin.
And ang isa pang kagandahan yung sa mga horsetail, kahit anong weather conditions meron tayo, okay sa kanya. Kahit pasabihin mong 1 week nag-uulan, walang problema. Kahit pasabihin mo na 1 week din na tuloy-tuloy ang sikat ng araw, aalagaan lang sa dilig, wala kayong magiging problema. Yun lang yung parang pinaka-care na maibibigay natin talaga sa kanya is yung pagdidilig. And isa pa, yung fertilizer. So punta naman po tayo sa fertilizer. Sa fertilizer naman, pagka po nag-propagate kayo, after 3 weeks, pwede nyo na po siyang lagyan ng fertilizer. So ang ginagamit po namin dito, since nagpo-propagate po kami at nagpaparami talaga ng mga horsetail, ang timplahan po kasi namin is doon sa 16 liters ng tubig, titimplahan po namin siya ng 5 kutsara ng ammonium o kaya naman po ay yung tinatawag na urea. So yun po yung ihahalo namin sa tubig and then yun po yung ididilig namin doon sa aming mga horsetail. When it comes naman sa propagation po ng ating mga horsetail, so una ko po bago ipakita sa inyo yung pagpo-propagate nito is kung halimbawa po maglalagay kayo sa isang spot lang, since nabanggit ko kanina na aggressive spreader sila and gusto nyo silang i-contain doon sa isang spot na yon at maiwasan yung paglago niya sa iba't ibang portion noong garden ninyo, isang maganda po sa kanya ay ganito po. Ilagay niyo po siya or itanim niyo po muna siya sa isang container kung ano man or kung gaano man po kalaki yung gusto niyo abutin ng horsetail ninyo pagka lumago siya. Let's say for example, itong timba. So pwede niyo pong dito siya itanim and then tsaka niyo po siya ilubog doon sa lupa. So para yung paglago ng mga horsetail ninyo is mako-contain lang within doon sa timba or doon sa container na gagamitin ninyo. Hindi po siya lalabas or lalampas doon sa container na yon. So yun po yung isang way para ma-contain natin yung horsetail doon sa spot na gusto lang natin siyang palaguin. So eto po, kumuha na ako kanina nung horsetail, tinanggal ko na po siya doon sa timba natin and eto po yung way na ginagawa namin para paramihin or i-propagate yung mga horsetail po namin. So kukuha lang po kayo ng ganito and katulad po ng ibang plant, may sarili naman siyang ugat. So pipiraso lang kayo, ayan. So pagka pumiraso na kayo, kahit naman po manipes, wala namang problema. Yun nga lang, syempre, mas mabagal siyang kumapal unlike dun sa mga makakapal na. So pagka po may mga ugat na ganyan, ipupulupot nyo lamang po siya doon sa mismong puno. And then tsaka nyo po siya ilalagay doon sa paglalagyan ninyo. So ito po, inilagay ko lang sa 4x4 na plastic. Mas maganda po kung medyo malalim ang pagkakatanim nyo sa kanya o medyo lubog siya. So yan. And then and one more thing po pala, kung halimbawa po na bagong tanim lamang ang mga horsetail ninyo, ay ilagay nyo po siya doon sa shaded muna. Hindi po doon sa direct sunlight kasi parang maiwasan po yung pagkakaroon ng damages ng mga tip niya. Kasi unang-una po sa lahat, nalikot kasi yung roots niya eh. So intayin po muna natin na mag-recover siya at maging stable ulit yung mga ugat niya bago po natin siya ilipat doon sa direct sunlight. So ayan. So ganyan lang naman po siyang kasimple and madali siyang buhayin. Kung halimbawa naman po na yung tinanim nyo ay lumago na po ulit, naging ganito na, so pwede nyo po ulit siyang tanggalin na ulit sa pot and then akatin nyo po and paramihin nyo. Katulad lang po ulit ng prosesong ginawa ko kanina, ganun lang po yung gagawin natin. Kung halimbawa naman na pangbahay, ginagawa po kasi namin to because una sa lahat ito ay pangbenta po namin. Kaya kailangan namin na akatin siya every now and then para mas dumami yung propagation namin. Kung halimbawa naman po na pambahay lang and gusto nyo siyang palaguin doon sa isang spot na yon, so hindi nyo naman kailangan likutin, alagaan lang natin sa dilig and eventually lalago na din po siya. So yun, gawa pa po tayo ng isa para makita nyo po ulit. So yan. Pwede. Kukuha tayo ngayon ng mas medyo mas makapal compare mo dun sa isa. So ito, hatiin lang natin to. Ayan.
So yan, nakikita nyo yung haba na, oh. So kaya mas maganda kung ilulubog natin. Wala namang kaso if may kasama siyang lupa, wala namang problema dun. Kahit may kasama siyang lupa ng konti. So, ganun lang yung process. Paulit-ulit lang po. Ulit-ulitin lang natin yung proseso na ginagawa natin. And eventually, dadami po yung mga horsetail ninyo. When it comes naman sa mga ano, hindi rin naman siya, wala rin naman siyang mga peste. Hindi naman din siya pinepeste. Yun lang, kadalasan, nagkakaroon ng, ano tawag ito? Fungi or fungus, yung mismong horsetail, dahil na rin kasi lagi nga siyang basa. So kung mapapansin nyo, ito po yung isang pinaglagyan namin. Ito yung nilagay namin siya sa timba and wala po siya talagang butas. Ito, pagka binunot nyo or binatak nyo dito, talagang basang-basa yung loob niya. So yan. And ito yung sinasabi ko sa inyo na aggressive spreader siya. Ito yung pinaka main plant niya, pero dito siya sumisibol or tumutubo. So ayan, hindi siya sasama dito, hindi porke nandito yung main plant, dito lang siya tutubo. So yun lamang po, I hope makatulong ang video na to sa mga taong interesado at gustong magparami ng mga horsetail nila. Don't forget to like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po doon yung mga available at for sale namin ng mga halaman. And magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching!